Francis wag uli. Sumumba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ang lahat po ba'y nagagalak na sumumba sa ating Diyos na buhay ngayong gabi? Amen. Amen. God is good? All the time. All the time? God is good po talaga. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay lahat. Amen. At sa mga pagpalang gabi din po sa gabing ito, sa FB Live na nakatunghay sa atin sa gabing ito, patuloy po kayong pagpalain ni Lord. Amen. At tayo po ay magtutuloy-tuloy na at atin pong angelan ng Banal na Espiritu na sa gabing ito patuloy na siyang manguna sa ating puso at isip na bumaba sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid, si Sister Weng El Tagon sa Praise and Worship. Atin pong awitin ang Banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Tutuloy po tayong tumayo sa presensya ng Panginoon. At sa gabi nito, patuloy nating i-welcome ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na Espiritu. We welcome you in this place. Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Hallelujah. We believe you are here tonight, okay? Thank you.
Tunay nga Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na marapat na aming alayan ng aming pagpupuri at pagsamba at pasasalamat. Dahil ikaw ang Diyos sa kataas-taas. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na dinagbabago ng aming mga buhay. Ay Diyos na aming sandigan pag-asa, O Diyos. Diyos na ikaw lamang, Panginoon, ang kataas-taas sa lugar. Salamat po muli sa gabi nito na tinawag mo kami sa lugar na ito upang muling makarinig din yung mga banal na salita, O God. Patuloy mong pagpalain ang lugar na ito. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng naririto, O God. Ang lahat na yung gagamitin sa gabi nito, O Diyos. Ang mga awit, ang mga mananayo, ang manunugtok, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay, O God. Pagpalain mo po, higit sa lahat ang aming kapatid na ginagamit mo upang ipahagyag ang iyong kabutihan sa gabi ito, si Brother Edgar. Patuloy mo siyang lukuban ng iyong kapangyarihan. Patuloy mong bigyan ng revelation, Panginoon, na anuman ang nais mong ipahayag sa pamamagitan niya, O God, ay ikaw ang bumilos at manguna, O God. Pagpalain kanyang mga labi ng bawat salitang mamutawi, pawang kalooban mo lamang, Panginoon. Pagpalain mo po rin po, Lord, ang every life, Panginoon, na ang lahat ng nakatunghay sa live telecast, Panginoon, na yung pala nagawain na ito, saan mang dako naroroon ang bawat isa, O God, ay iyong pagpalain, Panginoon. Ano man ang naisin ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw lamang nakakapanin, O God. Kaya, Lord, pagpalain mo pong gabing ito, patuloy kang mangunat kumilo sa apat na sulok ng lugar na ito. Tunay nga po sabi mo, dalawang tatlong nagkatipon ay naririto ka sa aming kalagitnaan, yes, O God. Kaya, Lord, alam namin na inaangkin namin na nandito ka kasama namin sa gabing ito. Pag ikaw ang nangunang Panginoon, ang lahat ay tagumpay. Kaya, Lord, inaangkin na po namin at pinagpapasalamat ang 100% na tagumpay ng gabing ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, Lord. God is good. Oh, amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga brothers and sisters, ganun din sa inyong katabi. Pagpalain ng iyong katabi, ng batingin ng iyong katabi ng isang pagpalang gabi. Amen. Pinagpala ba yan? Amen. Tunay nga, ang mga anak ng Diyos ay masasaya. Kahit may mga problema, masaya pa rin. Amen. Hindi nakakakita ang lungkot sa mukha ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Ayong lahat ay magpuri! Masayang Kristiyano! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Ikembot mo, ikembot mo.
Nagpapa
pangalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo. Sa'yo lamang, Jesus, sa isang pagsamba, isang
Sino po ang mamumuna sa harapan upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Amen? Amen. Si Sister Lee! Yan, Sister Lee! May papatuloy po yan. Amen. Birthday sa imam. Kuya, ating Diyos, hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat. Babalik ko yung papuri pagsamba. Pagkakila kay Yahweh El Shaddai. Sa kabuti ang ipinagkaloob niya sa akin sa araw-araw. Tuwing gumigising ako sa umaga, sa totoo lang, lagi kong naalala yung ginawa niya sa akin. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay muli. So, sa kaarawan po nito, kahapon po ay napakasaya ko dahil ang dami mga bumati sa akin. At syempre po, ang aking pamilya po. At hindi lang po dyan, nagpapasalamat ako kay Yahweh Shaddai dahil bumalik na rin na po yung dating pagtitinginan, pagmamahalan namin ng aking employer po. At kahapon, sinelebrate namin ang aming birthday. At hindi lang po yan, meron pa akong natanggap na red packet. Kaya naman, kay Yahweh Shaddai talaga, laging meron miracle. It's always amazing. Hindi mo alam kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. Basta pagka pinagkatiwala mo sa Kanya lahat ang problema mo, walang alinlangang maputupad lahat ang mga yon. Kaya Yahweh Shaddai, ikaw ang aking pinaparanalan po, Lord. Binabalik ko sa lahat ang papuri at pagsamba, Lord. Amen. Amen. Saan tayo mamaya, Sister Lee? Ay. Totoo nga po, Sister Lee, yun. Opo, talaga nga po, kapag tayo patuloy na nalangin, walang imposible kay Lord. Sabi nga po sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Amen? Amen po. Kasi po, tumayo na po ang lahat at tayo po ay magtutuloy-tuloy na at ating pong awitin ang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Saliksikin niyo po ang aming mga puso at kung anuman po ang mga bagay na hindi narapat-dapat o nararapat sa inyong paningin, inyo po kaming linisin, patawarin. Hugasan niyo kami sa aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat na makalapit sa inyo, Panginoon. At anuman po ang aming pangangailangan ngayong sandaling ito, sa inyo pong mga kamay namin pinagkakatiwala at puso po namin pinagtitiwalaan ang mga salita po ninyo, Panginoon, ang siyang gumagawa sa buhay namin na imposible sa tao ay naging imposible sa inyong mga salita. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng bawat isa na nandito at ganun din sa mga nanonood sa live ng live page ng Macau Chapter. Abutin niyo po sila sa mga sandaling ito at iparanas niyo rin po ang inyong biyaya, ang inyong pagpapala ng inyong mga salita sa kanilang buhay. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, ay amin na pong samot-dalangin at binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. And let us open our Bible sa Gospel according to Luke. Sa Luke chapter 23, magsisimula po sa verse 35 hanggang sa verse 42. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, chapter 23, verse 35 hanggang 42. Ganito ang sinasabi. The people stood watching,
and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself, if he is God's Messiah, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the king of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus answered him, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Lord Jesus, kaya tayo makaupo, mga kapatid. At so, being in your mind, no? Again, we are in our journey of 40 days Lent. Itong ating pong commemoration ng death, suffering of our Lord Jesus Christ. Nung last Friday, ay pinag-aralan natin the first word of Jesus on the cross, and that is, "Father, forgive them." Yun po yung una, mga kapatid. But now, the second saying or words of Jesus on the cross is, sabi dyan sa my verse 43, and that is the last verse, kaya po hinighlight ko na lang po siya. Ang sabi dyan sa verse 43 ng isang magnanakaw, sabi ng magnanakaw sa kanya, "Remember me when you come into your kingdom." O focus po natin sa Panginoon at doon po sa nangyari sa buhay po ng isang thief, isang magnanakaw po na nandito sa tabi ng Panginoong Jesus na pareho rin nakatako. Mga kapatid, sabi dyan sa verse 43, Jesus answered to the one thief, sabi niya, "Truly, I tell you today, you will be with me in paradise." Ngayon din ay isasama kita, makakapiling kita sa aking paraiso. Ano? Napansin po ninyo, napakaganda pong salita ito. Then, mapapansin niyo po rito sa teksto po na binasa po natin mula kanina sa verse 35, hanggang dyan po sa may verse 43, ay mapapansin po natin dyan na yung una ay yung mga sundalo ay hinamak po siya, ininsulto po siya. At hindi lang yun ang mga sundalo na nag-insulto sa kanya. And the others, maybe yung mga taong hindi naniniwala sa kanya. Sabi, "If you are the Messiah, the God's Messiah, the chosen one, save yourself." Let him save himself, sabi ng mga iba. Sundalo, ganun din, hinamak siya. "If you are the king of the Jews, save yourself." Tapos, nagpagawa si Pilato ng isang plaka doon sa ibabaw ng kanyang ulo, may nakalagay na, "This is the king of the Jews." At yung pangatlong nag-mock o nang insulto sa kanya, yung isang kriminal. At sabi nga, no, "Hindi ba ikaw yung Messiah? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami." Pero yung isang kriminal o magnanakaw ay medyo kakaiba ang kanyang naranasan dito. At sabi niya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" Sabi niya, "Tayo ay karapat-dapat lang nahatulan, masentensyahan at parusahan. Karapat-dapat lang. But, dahil tayo ay gumawa ng masama. But this man has done nothing wrong.
So nagkaroon na po siya ng pangunawa understanding who is Jesus while he was hanging on the cross, no, habang nakabayubay din siya doon sa cross. Diyan po tayo pa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 p
revelation, conviction kung sino si Jesus na katabi nila doon sa cross. At na-confess niya, sabi ng verse 42, sabi diyan, na-confess niya, ay nawala yata yung verse 41 ng 42, hindi ko na-highlight. Then, Jesus said, then he said to Jesus, remember me, alalahanin niyo po ako, pag kayo po ay nagahari na. At sabi ni Jesus, I tell you the truth, I tell you today, you will be with me in my paradise. Okay, at ang ating pong pag-aaralan, with me in my paradise. With me in paradise. With me in paradise. Nalala niyo ba si yung senior na si Dulce? Amen. Yung senior na si Dulce. Dulce. Oh, na Dulce Amor ba yun? Isa sa maganda niyang kanta ay yung I am with you in paradise. La 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 la. I am with you in paradise. I am with you in paradise. Mga kapatid, maraming nangangarap ng mga paradise, di ba? Kaya nga yung iba ay pag nagmamahal sila, pag umiibig sila, they want to experience the kind of life that they are in the paradise. Pero hindi po lahat, pag sinabi po kasing paradise, naglalarawan po ito ng isang magandang kalalagayan with full of joy, happiness, contentment, satisfaction. It is a place na kung titingnan mo ay almost full of, halos punong-puno ng kasiyahan. Yung hindi mo mararanasan ang kalungkutan, sakit, hirap, problema, yan po yung picture ng paradise. But God has a paradise. Ang Panginoon ay meron po siyang paradise. That's why Jesus said to the one thief, sabi niya, today you will be with me in my paradise. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Panginoon, meron po siyang paradise. At isa yan sa, hindi po kasi paradise yung pupukosan po natin. Ang pupukosan po natin, yung karanasan ng lalaking ito na sinabi ni Jesus, today you will be with me in my paradise. Now, in short, yung lalaking ito ay doon niya lang nakilala ang Panginoon sa cross. Imagine bakit siya humantong doon sa cross at doon niya pa nakilala ang Panginoon. Sometimes, mahirap isipin at hindi natin ginugusto o pinipili kung paano natin makilala ang Panginoon, di ba? Kung kayo ang pamimiliin, anong gusto ninyong karanasan o events, experience para makilala niyo ang Panginoon? Aba, baka pumili kayo yung parang hindi mahirap, hindi masakit, magaang lang, pero yung iba talaga, pag nakikilala ang Panginoon, matindi o grabe yung kanilang nararanasan bago nila makilala ang Panginoon. Yung iba talagang bumagsak, nagkasakit, iniwan, nasunugan, o na-broken hearted. Maraming mga karanasan sa buhay natin. But each of us, our experiences and our conversion with the Lord is truly amazing. Nakamamangha ito, mga kapatid. Dahil mahirap ipaliwanag at mahirap unawain kung paano natin nakikilala ang Panginoon at paano niya tayo tinatawag, niligtas at binabago. Napakahirap paliwanag. Kaya nga pag nakakilala ang isang makasalanan sa Panginoon, ang hirap siyang paniwalaan ng kanyang mga friends and mga loved ones. Kasi it is amazing. Imagine, hindi ka na bago ng family mo, ng mga close sa iyo, lalo ng mga kaibigan mo, hindi ka rin nila na bago.
Tapos, pati gobyerno, hindi ka rin nabago ng gobyerno. No? Nahirapan din yung gobyerno sa iyo. Pati yung, siguro, asawa mo, kapatid mo, hindi ka rin nila nabago. Tapos, nabalitaan na lang nila, nag-El Shaddai ka na, na-convert ka na. Kaya hindi sila makapaniwala. And that is amazing. On each of us, our experiences, our conversions is truly amazing, mga kapatid. Now, let us consider first the amazing dito. What amazing aspect of this man's conversion? This one tip, itong unang lalaking ito na naka-realize ng habang nandun siya sa cross. Una is amazing situation. Bakit po napaka-amazing ng kanyang situation? Very unique ang kanyang conversion. Hindi po siya naka-attend ng prayer meeting. Hindi rin siguro siya nakapasok ng templo. Hindi rin siya nakarinig siguro ng mga mga crusade sa labas, mga soul winning, wala. Doon lang talaga sa ano na po na yon, sa tagpo na yon doon sa cross. There is a prophecy in Isaiah 53 verse 12. Dahil dito, siya'y aking pararangalan. Prophecy ito ni Isaiah. Kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay. Sino pong tinutukoy ni Isaiah? Si Jesus. Kusa niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Hindi dapat siya maparusahan, hindi dapat siya mamatay, pero nakibahagi siya sa parusa ng masasama. Ito pong parusa ng masasama, this is referred to the tips. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Did you remember the first word of in the seven last words of Jesus is, Father, forgive them? Habang sinasabi ni Jesus yun, Father, forgive them, naririnig nung dalawang magnanakaw. Naririnig nila kasi tatlo silang nakabayubay doon sa cross eh. Sa English, ang sabi doon, he was born or he was numbered with the transgressors. Ang amazing dito is, mapapansin natin, they put Jesus between the two thieves. So, amazing situation. Paano nangyari yun? Is that an accident? No, it is a prophecy, sabi ng Isaiah. Ibig sabihin, wala pong sa buhay ng Panginoong Jesus na accident. Lahat po na nangyayari sa buhay ng Panginoon, it is an God's will or plans of God. Parang sa buhay din natin, once we are called and converted to the Lord, ang buhay natin sasakupin na ngayon ng plano at layunin ng Diyos. Pero hindi inaalis yung freedom mo, kalayaan mong pumili, magpasya ng gusto mo sa buhay. It does not mean na when we are with the Lord, wala na tayong freedom. May freedom pa rin. Kahit nasa Panginoon tayo, kung hindi mo namang susundin ang salita niya, di problema mo ngayon yun. Nasa Panginoon ka nga, pero ang gusto ng Diyos, sundin mo kanyang salita. Pero hindi sinasaal o kinokontrol ang iyong desire o ang iyong gusto. Kaya kung meron kang gusto o desire, lagi mong piliin ang tama at mabuti sa Panginoon. Amen? Amen. But the life of Jesus, sabi sa prophecy, he was numbered with the transgressor. He was numbered with the transgressor and was born for the transgressor. Kaya yun ang amazing. They put Jesus between the two thieves. Bakit hindi doon sa kanan? Bakit doon sa gitna? No? Kasi para yung dalawang magnanakaw ay maranasan nila ang Panginoon, but one of them ang nagkaroon lang ng totoong conversion. Now, not only that, it was a God's gracious providence. Yung pangyayari sa Jesus ay pinako at nabilang nakabahagi ng mga makasalanan na makasalanan, it was gracious, God's gracious providence. Ang meaning po ng providence, before knowledge, bago mo maunawaan, maintindihan, bago mo pa maunawaan, alam na ng Diyos. Or seeing beforehand, bago pa
makita o dumating sa iyo, alam na ng Diyos. Yan po ang providence. From the word pro. Pag sinabing pro, ano ibig sabihin nun? Before. Pag sinabing bidens, galing sa salitang Latin niya na video. Ang ibig sabihin ng video is see. Diba? Pag sinabing audio, dito sa mga earbuds natin, mga earphone, audio ang tawag dyan. Pag sinabing video, to see. Ayan. Seeing beforehand. God sees beforehand. Ang Diyos, alam niya na eh. Naka-ano na yan eh. Naka-ukit na yan. Naka-guhit na yan sa palad na, natin eh. But that providence does not control our choice. Kaya nga napakahalaga yung lumakad at magpasakop sa Panginoon. There was no an accident in the life of Jesus. Everything is appointments. Sabi po nila, life is not a series of an accident. But life is a series of an appointments. Ngayon, hindi mo man ginusto pero nasadlak ka sa ganyang bagay, hindi mo pa rin pwedeng sabihin nagkamali ako. Ginamit lang ng Diyos yung pagkakamali mo dahil matigas ang ulo mo, kaya ka nasadlak sa dusa, pwedeng ganon. Pero may aral na gustong ibigay ang Diyos eh. Pag nasasadlak tayo sa dusa at hirap, may aral ang Diyos, maaring pinag hintulot ng Diyos kasi sa tigas ng ulo natin, doon niya tayo tuturuan. Then, the hardest lesson in our lives is yung pinakamahirap pag tayo po ay nabibigo at bumabagsak. Did you remember the prodigal son? That's the hardest experience in his life bago siya nakarealize. Eh, pwede naman niyang hindi maranasan yon. Eh, bakit naranasan niya? Eh, kasi pinili niya yung ganung buhay. Kaya, nalasap niya. That's not an accident. It is an appointment. Kaya lahat nangyayari. Amazing supplication. Amazing supplication. Ma. Pangalawa is, God, the amazing aspect of this man's conversion is amazing supplication. Tingnan niyo po yung kanyang prayer. The prayer of the one thief is, ano pong prayer niya? Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ano ang kanyang prayer? Ano ang kanyang supplication? Ano ang kanyang hinahing? Alalahanin niyo naman po ako pag naghari na kayo. Ang pinakamaganda dito is, paano niya nalaman na si Jesus ay may kingdom? Aha, marami kasing mga pwedeng panggalingan eh. Una, siguro nang nakikita niya doon sa ulo ni Jesus na nakalagay doon eh. Ang nakalagay doon, yung nakikita natin sa cross, inri. Di ba, inri? Hindi ko rin kasi alam ang meaning ng inri. Akala ko yung inri, yung Ilocos Norte, Region 1. Hindi po yun. Ba't ba napunta doon? Ang ibig ko sabihin is, ang nakalagay kasi doon, this is the King of the Jews. Siguro nang nakikita niya yung plaka na yun, oo nga, totoo nga, hari nga ito ng mga Hudyo. Tapos yung binanggit ng Panginoon na Father, forgive them. Maraming mga nagbigay sa kanya ng konsensya para maunawaan niya, makilala niya that Jesus has a kingdom. Hindi niya pwedeng sabihin, remember me when you come into your kingdom. Kung hindi siya niniwala na mayroong kingdom sa Jesus. That's the logic. Pwede niya bang sabihin, palagay ko seryoso na itong sinasabi niya, alalahanin mo naman ako pag naghari ka na. Ibig sabihin, alam niya na may kaharian si Jesus. Saan ang galing yon? Siguro doon sa mga naririnig niyang salita ni Jesus at saka yung nakalagay doon sa plaka doon sa takulo ni Jesus na nagkaroon siya ng understanding o conviction that yung nasa gitna nila na Panginoong Jesus ay merong kingdom. He admitted, mga kapatid, inadmit niya na din, he admitted he deserved punishment. Bago niya sabihin,
alalahanin mo kapag naghari ka na, inadmit niya, kinilala niya sa sarili niya na sila dapat ay parusahan. Pero ito, innocent. He admitted Jesus is innocent. And he believed that there was life after death. Paano niya sasabihin, alalahanin mo ko, isama mo ko pag naghari ka na? Ibig sabihin, naniniwala siya, pagkatapos nilang mamatay doon, mabubuhay pa rin siya kasama ni Jesus sa kanyang paraiso. So he believed that there was life after death. It was amazing. Amazing supplication. Bakit? Bakit amazing? Because nobody was asking Jesus for salvation. Basahin po ninyo ang Bible, ang mga Gospels. Wala pong mga tao na katulad ng magnanakaw na ito na humingi kay Jesus na isama siya at iligtas siya. Siya lang ang naka-prayer ng ganito. Hindi yan naisip ng mga mababait ng tao ng panahon na yun. Hindi yan naisip ng mga disciples. Nobody, wala sa mga alagad ni Jesus nang sabi, Lord, remember me in your kingdom. No? Alalahanin mo ko, iligtas mo ko. Wala. Tanging magnanakaw pa. Kaya kakaiba, very amazing ang kanyang sa supplication. And another one is amazing salvation. Napaka-amazing ng kanyang salvation. Then he said, Jesus, remember me when you, sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, when you come into your kingdom. Mga kapatid, we cannot save people, hindi natin kayang iligtas ang bawat tao who don't know that they are lost. Maliban na malaman mo na sa sarili mo na ligaw ka, malayo ka, hiwalay ka sa Panginoon, hindi ka maliligtas kasi si Jesus pumarito, sabi ng Bible, He came to seek and save the lost. That's the purpose of Jesus. Now, hindi ka pwede matagpuan ng Panginoon kung hindi mo sa ipagpapalagay ang sarili mo na you are lost. The problem today is that people will not admit that they are lost. Wala namang aaming dyan sa labas na, ay, mga ligaw kami, mga napariwara kami, walang kwenta buhay namin. Actually, nag-i-enjoy sila lahat. Maiinggit ka nga eh, di ba? Bakit? Nag-i-enjoy sila. Ang mga lost, nag-i-enjoy. Parang walang conviction, walang konsensya na sila ay nagkasala, napahiwalay, na katulad ng magnanakaw na ito. Kaya parang nakakaingit itong mga to. Bakit? Wala silang ganong konsensya. They don't admit that they commit sin, that they were far from God, that they are rebellious, that they disobey God. Wala. Walang umaamin. Yan ang problema, mga kapatid. Kaya nakakapagtaka, di ba, kung yung mga lost nga, nag-i-enjoy ng kanilang blessing na natatanggap din sa Diyos. Eh. Kaya tayo dapat na mga hindi lost, tayo dapat nag-i-enjoy din sa mga blessing na natatanggap natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes! He was asking. Asking what? To Jesus save him. This thief, he knew that he was lost. He was condemned. Sabi niya doon sa katabi niya, oy, marapat lamang tayong parusahan dahil tayo hindi karapat dapat sapagkat ito ay inosente, walang kasalanan, tayo dapat ang mahatulan, makondem. Then, after na ma-realize niya that he was lost and he was condemned, and then he turned to Jesus and said, remember me, ha? Huwag mong kakalimutan, kung maaari lang, pakitext mo lang ako. I-chat mo lang ako, basta huwag mo lang kalimutan. Ayun po ang ibig sabihin na. Now, pasok tayo. What are the characteristics of this salvation that makes it so amazing? Ano ba yung katangian na yon ng karanasan niyang kaligtasan na doon sa tabi ni Jesus? It is a holy by grace. Yun po ay buong-buong ganap na ganap na biyaya lang ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng Luke 23, verse 40 to 41, but the other criminal rebuked him, don't you fear God? He said, ito po yung na-konsensya na na-convert ng criminal. Since you are under the same sentence, he said, since you are under the same sentence, we are punished justly. Karapat lamang. Marapat lang tayo na parusahan. For we are getting what our deeds deserve.
But this man has done nothing wrong. Now, mga kapatid, kung titignan ninyo, he did not deserve to be saved. He could not earn his salvation. Ang kaligtasan ay hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Sabi nila, in God's mercy, does not give us what we do not deserve. In God's mercy, sa awa ng Diyos, hindi niya ipinataw, binigay sa atin that we do deserve, na tayo dapat ay hatulan. Sa awa niya, hindi niya ipinataw sa atin na dapat tayo ay patawan. Yun ang ibig sabihin, ang ibig kong sabihin. In His mercy. But in His grace, gives us what we don't deserve. Sa kanyang habag o sa kanyang biyaya, ibinigay niya sa atin yung hindi sa atin karapat-dapat. Na-mention ko ito ng Sunday, kung ninyo lang naalala. Ang grace ay ibinibigay dahil hindi ka karapat-dapat. Pag binigyan ka dahil mahusay ka, magaling ka, talented ka, at dahil may ginawa ka, ang tawag doon ay suhol na, kabayaran na yon. Pag binigyan ka sa kabila na hindi ka karapat-dapat, makukonsensya ka. Pag binigyan ka, hindi ka karapat-dapat, tapos ikaw pa ang pinili, ikaw pa ang binigyan. So, magdadala sa iyo yun ng conviction. And that conviction leads you to repentance. Maaring itong dahilan kung bakit sabi niya, bait-bait na ito, tayong dalawang sama-sama namin, dapat lang tayong parusahan. Pero siya, walang ginawa, mabuti ko. Tapos, namatay siya para sa atin. So, napapansin po nyo dito, mga kapatid, he did not deserve to be saved. He could not earn his salvation. If anybody could earn salvation, bakit pa si Jesus mamamatay sa cross kung kaya pala natin magain, mapakinabangan ang kaligtasan? Kung ang kaligtasan ay mabibili, di mas lugi rin tayo. Di ang mga, buti na lang, ang kaligtasan hindi nabibili at hindi walang presyo. Kung ang salvation ay 1 million pataas, palagay ko lahat tayo hindi makakakuha ng salvation. Walang makakakuha sa atin. If anybody could earn salvation, bakit ba? Why Jesus should die on the cross? Parang lumalabas na, wala namang kwenta yung kamatayan niya. Bakit pa tayo nagle-lenten season? Bakit pa tayo nagmamahal na araw? Kung pwede rin naman pala nating iligtas ang sarili natin para naman nating sasabihin, ay Lord, baba ka dyan, hindi naman kumpleto yung ginawa mo sa cross ulang, ako kukumpleto. Kaya yung iba nagpapasa ng cross kasi pakiramdam nila kulang yung ginawa ni Jesus. Yung ginawa ni Jesus na pag-aalay ng buhay sa krus, ng kamatayan niya doon sa krus, it is a complete sacrifice. Hindi mo na yung pwedeng dagdagan. Pag dinagdagan mo yon, parang gusto mong bilhin yung kaligtasan na ginawa ni Jesus. We could not earn. Hindi natin mabibili ang kaligtasan. Sabi ni Saint Paul sa Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved, dahil daw sa biyaya, habag ng Diyos tayo naligtas through faith." Katulad ng magnanakaw na ito, na kriminal. O, nanalig siya eh. "And this is not from yourself, it is the gift of God." And that is grace. Gift is a grace. Pag sinabing gift, libre, walang bayad. Walang bayad yan. Yan ang favor. "Not by work, so that no one can be boss." Kung ang kaligtasan mabibili, magagawa, matatrabaho natin, pwede natin tayo magmalaki. "Oy, wag mo akong duruduruin ha, wag mo akong taratarayan ha, nabili ko yung salvation." Hindi po ganun, mga kapatid. Amen? Ha? So, what is the characteristic? It is fully by grace. The second characteristic is, mga kapatid, certain and secure. Chuck, sigurado. Verse 23, sabi doon, verse 43, Jesus answered, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." And that is certain.
ang Diyos pag nagsasalita, nagsasabi, totoo. Kuminsan yung mga salita natin, sinasabi natin, pinagdududahan pa natin eh. Di ba? Tinan nyo, kung mga kasamahan ninyo, mga kaibigan nyo, pag nangungulit, pag may sinasabi kayo, pag inuulit-ulit at kinukulit ka, di ba naiinis ka? Amen. Eh bakit? Eh kasi nasanay na siya sa'yo na yung salita mo laging palpak. Kaya, sigurado ka sa Webes, sa Biyernes, sa Sabado? Oo, basta talaga, sigurado ka. Di ba, maiinis ka? Bakit? Nagdududa ka ba? Eh kasi nga yung mga words natin kasi, hindi natin kasi mapanghawakan. Kasi tayong mga tao, changeable tayo. Madali tayong marupok tayo, madali tayong manghina, madali tayong manglupay-pay. How he knows? How he knows? He knows it was not a hope so salvation. Hindi ito yung hope so na umaasa ka, siguro maliligtas ako. Kayo, pag nang mag-Elshaday tayo, hanggang ngayon, duda pa ba kayo sa salvation nyo? Pag tinanong kayo, ang mga taga-Elshaday, hindi pa yan ligtas. Tapos sasagot ka nga, oo nga, hindi pa nga kami ligtas. Hindi, hope so salvation ka lang. Di ba? John 3.16 eh. Napakalinaw ng John 3.16. Ang dami kong minsan nakakausap. Alam niyo po, minsan may kakulitan din ako eh. Yung mga Jehovah Witnesses, di ba mahilig ko matukin sa bahay? Talagang ano yan, napakasipag niyan talaga. Sige na po, kahit konting oras lang, kahit minuto lang, pakinggan niyo lang po, may dalang leaflets. Eh di, pinapasok ko sa bahay. Hindi ko sinasabi sa kanila na preacher ako, hindi ko sinasabi. Di, kwentuhan na kami ngayon tungkol sa Bible. Eh palibasa, alam ko ang turo ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Then, habang nagdi-discussion na kaming ganyan, parang nako-corner ko na sila. Tapos sabi nila, pwede ko bang babalik kami, isasama namin yung pastor namin? O sige, balik kayo, sama niyo yung pastor niyo. Inintay ko, hindi na bumalik. Napakatibay ng John 3.16, for those who ever believes on Him should not perish but have everlasting life. Kung nanalig ka talaga sa Diyos, hindi mo sasabing, I hope so. Save ka na ba? I hope so. Eh di lalo kang kukulitin at lalo kang papasyalan ng papasyalan niyan kasi hindi ka papalaligtas. Babalik at babalikan ka kasi hindi ka paligtas. Gusto ka kasi nilang iligtas. Eh ang John 3.16, napaka-konkreto na eh. I hope so. This salvation of this thief is certain. Secure. Dapat ganyan tayo. Hindi nangangahulugan kapag ligtas ka na hindi ka na magkakasala, magkakamali. Magkakasala ka pa rin, magkakamali ka pa rin. Pero yung kaligtasan mo, hindi yun babaguhin ng Diyos. Maliban na lang mag-backslide ka na at bumitaw ka na talaga. Doon yun mababago. It was not a hope so salvation. And it was not a guess so salvation. I guess so. Hope so. Ewan. Mga kapatid, it was a personal. Pangatlo, what are the characteristic of this salvation that make it so amazing to him? It was a personal and present. Personal. Sabi ng Luke 23, verse 43, Jesus said to him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Na-like ko yung salitang today. Ang ibig sabihin ng today means which is present up to now. Yung sinabi ni Jesus na today, nung panahon na yun, nanando doon sila sa cross, hanggang ngayon yun, present pa rin yun. Pag narinig mo yung salita ng Panginoon. Bawa, makasalanan ka, narinig mo yung salita ng Diyos, at kanyang, gusto kanyang iligtas, yung sinabi ni Jesus doon, noon pa yon, yung today is present. Until now. Imagine that this word is very powerful na today. It was so personal. Ang Diyos, pag nililigtas niya tayo, it is personal. Hindi niya tayo nililigtas ng pang buong masa. Hindi, kasi it is a response of individual. Hindi pwedeng niligtas yung nanay mo, ligtas na rin lahat ng pamangkin mo, mga kaapu-apuhan mo. Hindi, kailangan din nila manalig.
Yun sinasabing isa lang manalig sa sambayan at ikanyang ililigtas. Siguro, ililigtas ng Panginoon sa awa, tabag, sa disgrasya, sa kalamidad, o maaring sa mga ganito. Pero yung papunta sa langit, eh pag-usapang papunta sa langit, sa paradise ng Panginoon, it is a response of acceptance and believing. Pananalig. Salvation is not a process. Bakit may tudong? Ang salvation ay hindi process. It's not a process. Once you receive salvation, it is a secure. Parang package yan eh. Hindi yan yung, oh sige, liligtas kita. Sige, tuloy-tuloy ka lang ha, hanggang sa kangihinto, ganyan-ganyan. Hindi yan yung installment. Pag nililigtas tayo ng Diyos, hindi niyan ginagawang installment. Hindi. Pag sinabi ng Diyos, okay, liligtas kita. Wala ka ng iba pang babayaran pa na may installment. Hindi. It is, salvation is not a process. Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2. Sabi ni St. Paul, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Bilang lingkod ng Diyos, kamanggagawa ng Diyos, pinamamanhin ko na huwag niyong tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, huwag babaliwalain. Do not despise or neglect or ang biyaya ng Diyos. Ang alin yun? Ang sinasabi ni St. Paul dito, yung salvation. For he says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So, kailan daw ang salvation? Now. Pag narinig mo ang salita ng Diyos at tinanggap mo, nanalig ka, it will take place immediately. And that is the word Jesus said to the thief today. Kaya ang salvation ngayon, hindi bukas. Kung bukas ka patutugon, pero kung ngayon ka tumugon, automatic yun, nag-a-activate yun mga kapatid. Ha? Automatic, nag-a-activate. Salvation, not gradually. It is not a process. It is not also gradually. God's love and salvation shown to us personally. Personal ang Diyos eh. Pag gusto ka niyang baguhin, iligtas, personal siyang kikilos sa'yo. God save people individually, one by one. O, katulad po ng ang Panginoon no, na ginawa dito sa lalaking ito. Kaya nga lang yung isa, hindi talaga nanalig. Hindi nagtiwala sa Panginoon. So, all in all, these three characteristics of amazing this conversion of this thief na sinabi ni Jesus today, secure ang kanyang kaligtasan. Walang duda, huwag tayong magduda ng kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Ito po ay secure. Although, mayroong mga turo na nawawala ang kaligtasan. Yes, kasi may mga verses sa Bible na nagbibigay sa atin ng warning, babala, na huwag tumalikod, huwag lumayo. Bakit? Posible na mawala. If it is, kung ang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos ay secure, talagang secure yun kung mananatili ka sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at kung mananatili sa inyo. Diba? Now, mga kapatid, all in all, the experience of this one thing, according to the Bible, he was converted, he was saved, and he was changed. Tinan niyo yung process. Siya po ay nanalig sa Panginoon, tapos naligtas siya because Jesus said today, at pagkatapos, nagbago siya. Imagine, saan siya nagbago? Ang tagal-tagal niya sa buong buhay niyang gumawa ng kalokohan, kabalastugan, gumawa ng mga crimes, pagnanakaw, etc. Hindi doon siya nabago, tapos doon lamang sa cross.
This is the last minute. Alam niyo, mas mapalad pa nga siya. Bakit? Kasi kung mamatay na siya noon at nanalig na siya kay Jesus at narinig niya na yung salita ni Jesus na today, eh kahit mamatay na siya, secure na siya. Eh tayo, hindi pa tayo namamatay. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Marami pang tuksok darating sa buhay natin. Talo pa tayo nito. Bakit? Kasi na-secure niya na, sigurado na siya. Tayo, meron pa tayong chance na bumalik. Meron pa tayong chance na pumili, magpasya, mag-isip. Meron pa tayong chance na mag-backslide at mag-back out. Ito wala na eh. Nag-google niya na ang tanan ng buhay niya. Hindi siya nakatin ng prayer meeting, ng anniversary, ng retreat, ng recollection. Hindi rin siya nakapag-share. Doon lang talaga sa cross, mga kapatid. And this is amazing. This is one of the wonders of the world. Hallelujah. This mass siya. Grabe, matindi itong lalaki nito. What a beautiful and amazing experience. Oh, sa tanan ng buhay niya, saktong-sakto. Siya ay wala ka nang aalalahanin. Kung sinabi, probably, kung sabi ni Jesus, today will be with me in my paradise, ibig sabihin siya ang kauna-unahang taong nakasama ni Jesus sa paraiso. Amen. Hallelujah. Diba? Ay, napakaganda, no? So, dami-dami ng naligtas ni Jesus, dami-dami ng tinuruan ni Jesus, pinagaling, binago. Siya lang ang unang nakapasok sa kaharian ng Diyos. You will be with me today. And that is secure. Tayong lahat ay mag-isip-isip pa. Magnilay at higit sa lahat maging matatag. Bakit? Kasi meron pa tayong babalikan yung lalaki, wala na. Ano babalikan natin? Depende sa inyo yan kung ano babalikan niya. Pero siya, wala na. Bakit? Bibilang na lang sila ng oras, matitigok silang doon sa cross. Pero sabi ni Jesus, today you will be with me in my paradise. Now, bago tayo tumayo, alam niyo po ba yan? Ang karamihan dyan nasa Greece. Yung pyramids of Giza sa Egypt. Hanging Gardens of Babylon, nandiyan yan sa Syria. Syria. Kasi yung lumang pangalan ng Syria, Babylon. Statue of Zeus of Olympia. I think this, hindi ko alam kung nasa Greek, sa Greece ito o sa Romans. Temple of Artemis at Ephesus, nasa sa Greece yan, sa Macedonia. Mausoleum of Halicarnassus, nasa ano rin, Greece din yan. And Colossus of Rhodes, I think nasa Rome ito siguro. Ah, nasa Greece din ito. At Lighthouse of Alexander. Lahat karamihan nasa Greece. Sa Greece. Then sabi nila, there are seven wonders of the world, pero hindi na po seven. Hindi na po. They are now eight wonders of the world. Eight na po. Alam niyo po kung sino dinagdag? Yung isang taong makasalanan na nagbagong buhay, siya ang pangwalong wonders of the world. Tumayo tayo lahat ng last constant. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa habag at biyaya niyo po sa amin. Salamat po. Ang mga karanasan namin sa buhay, Panginoon, mahirap man at mahirap intindihin, masakit man o mabigat man, pero wala pong bagay na aksidente po sa inyo. Kung kayo po ay ipinako sa gitna ng dalawang magnanakaw, that is not an accident. You have a purpose and a plan. Lahat po ng aming failure, pagbagsak, sickness and disease, personal loss, meron ka pong purpose. Panginoon, marami pa ho kaming magagawa at marami pa kaming lalakbayin at pupuntahan. Dahil hindi po namin hawak ang aming buhay, kayo lamang pong nakakaalam. Help us, Lord, to remain faithful. Kahit na maraming problema, tukso, turuan niyo po kaming manatili sa inyo. Pagpakumbaba, magpasako, sumunod, at higit sa lahat, magtiwala. Salamat, Panginoon, sa inyong kamatayan sa krus.
hindi man kami karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal ninyo, ginawa nyo kaming karapat-dapat. Thank you for that grace. Kung naibigay ninyo ang buhay nyo sa krus ng Kalbaryo, hindi nyo ba maibibigay ang aming mga prayer requests, kahilingan, pangangailangan? Panginoon, walang mahirap at imposible sa inyo. Pagpalain nyo po lahat po ng aming prayers ngayon. Sa aming trabaho, sa aming loved ones, sa aming employer, sa aming mga pinagdadaanan ng mga pagsubok. Help us, Lord. Kung sinabi mo sa lalaki na today you will be with me in my paradise, Panginoon, that word is very powerful to us, para sa amin. Dahil ang salita po ninyo ang nakapagbibigay ng security, confidence, and even healings and miracles. Pagpalain niyo po ang mga naka-tune in sa Macau Chapter Facebook Live, Panginoon, saan man sila na doon sa kanilang kalagayan, sa mga struggles, difficulties na naranasan nila sa kanilang paglilingkod, pananampalataya sa inyo, Panginoon, there's nothing impossible in your word that today you will be with me in my paradise. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, pati ng aming gifts and offering. Kayo po magbalik ng gustong takal, siksikliklik at umaampaw. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. God bless us all. Sa Friday, pag-aaralan natin ang pangatlong binigay ni Jesus sa Diyos.